Hello everyone. Once again, I'm Mary Ann Sanchez Rigulto. Isa po ako sa mga Associate Financial Planner po ng IMG or International Marketing Group. So I joined this mission last 2015 pa po. Okay, in this orientation, we will focus po sa Kaiser, kung saan ang pinaniniwalaan po natin ang buhay ay kailangan po nating matuto, kumita, mag-share at mag-enjoy po sa buhay. So in this orientation po ng Kaiser, we will focus on learning and sharing. So dito po, kung sino man po ang nag-forward po ng video na ito, after po ng mapanood nyo po ito, you can contact them or pwede nyo po akong i-PM or i-message po sa aking mga social media accounts, especially po sa mga nagpo-follow po sa aking Facebook page account ko po, yung Ipon Tips. Maraming salamat po. So okay po, let's begin. Okay, so this is this part 4 orientation po ng ating video ng Kaiser. Mag-focus po tayo sa mga questions, sa mga frequently asked questions na as investors, kung mag-i-invest ba ako dyan, ano yung magiging mga tanong ko na makakapagpawala ng mga doubts po natin. So for the benefit of the doubt, meron po akong ginawang 20 questions. So sa FAQs 1.1, meron po tayong 10 questions, and then sa 1.2 naman po, another part po ito ng video po. Okay, number one question, ang tanong po ng karamihan sa atin, scam ba ang Kaiser? So ako din nung una po, ito din po yung naisip ko nung una, baka scam po ito. But para mawala po yung ating agam-agam, pumunta po tayo sa dito po sa link po na ito, www.insurance.gov.ph. Hanapin lang po natin dyan. I-click po natin yung regulated entities. And click nyo po yung health maintenance organization. So makikita po natin dito, ito po. Andito po yung updated list of health maintenance organizations with certificates of authority. Ito po yung pinaka-updated. Ayan, number 17 po dyan, ang Kaiser International Health Group with the license number. So yun po, para, kumbaga, with this documents, kumbaga po, mawawala po yung ating doubt. Diba po? Okay, so number 2 question, gaano ka-stable ang company? Siyempre po, ako din, katulad nyo, naisip ko, gaano ba ka-stable ang company na to? Hindi ba mawawala yung aking pera? So ang sagot po natin dyan, this Kaiser Ultimate Health Builder or yung long-term care benefit ng Kaiser po, we have 3-in-1 investment, which is the part 3 ng ating or yung level 3 po, yung part ng investment po ay naka-invest po sa mga companies po na ito, which is in the Philippine stock market po. So connected po yan dito sa question number 3. Saan naka-invest ang pera naman ng Kaiser kung ito ay nasa PSE? So Kaiser Investment po, naka-invest po yan kay Soldivo Funds, which is Soldivo as of 2019 po is the top 2 mutual funds po sa Pilipinas. Ayan, nasa top mutual funds po in the Philippines si Soldivo Funds. Kung saan, again, binanggit ko po kanina na dito po sa malalaking companies po na to naka-invest ang pera po ni Kaiser. So si Soldivo, kung titingnan po natin yung Soldivo investors, si Kaiser po yung top investor po ni Soldivo. So napakalaki po ng shares na meron po si Kaiser. So yun po, kung mapapansin po natin. Okay, so Kaiser Investments through Soldivo Funds. Alam po ba natin na ang pera po ni Kaiser through Soldivo po ay dito po naka-invest sa malalaking companies po na to. So, isa-isahin po natin yan. Doon na lang pong mga kung saan po natin, kung siguro naman po wala dyan na parang hindi natin kilala. But sino ba yung mas parang familiar po sa atin? Okay, ABS-CBN, Ayala, yung mga banks po, BPI, BDO, Philinvest, Globe, Jollibee Corporation,
Kilalang kilala po natin yan, PLDT, San Miguel Corporation, at marami pa pong iba. So siguro naman through this, kung ito yung pinaglalagyan po ng pera na investments po natin, magkakaroon po ng kapanatagan yung kalooban po natin. Kung mag-i-invest ka, like po, ako investor na ako, ba't ako matatakot kung nandito po sa malalaking company na to, ang perang inilalagay ko po kay Kaiser. Okay, number four question, ilang taon na ang Kaiser? Gaano na ba ito katagal? Si Kaiser po as of 2019, tayo po ay 15 years na po na nagbibigay ng serbisyo sa mga sa bawat pamilyang Pilipino. Nag-start po ang company na to noong June 8, 2004 pa. So 15 years na po ang company na ito. Number 5 question, ano ang ini-offer po ng Kaiser? Again, ito po ay nabanggit ko na sa naunang video ko po. Ulitin ko na lang po para magkaroon po tayo ng review. Si Kaiser po nag-offer ng short term. Ito po yung mga typical na HMO na kung saan pwede natin magamit sa outpatient at inpatient care. Next, nagbibigay din po si Kaiser ng senior care, which is sa mga applicable po ito sa mga aging parents po natin na po pwede po natin magamit through confinement. Ito po ay reimbursement type for ages 61 to 100. Okay? So ito pong senior care, tayo lang po ang meron niya, si Kaiser lang po. Number 3, which is the long-term healthcare. Ito po yung ating, ang focus ng ating orientation sa ngayon, yung 3-in-1 investment. So ito po yung pangatlong ini-offer po ni Kaiser, which is napakagandang investment po. You can use it now or you can use it later. Okay, number 6 question. Ano ang benefits ng Kaiser long-term care investment? So si Kaiser, long-term care ay merong tinatawag na Kaiser Ultimate Health Builder, which is the 3-in-1 investment. Kung saan meron ka na pong healthcare from Kaiser, meron ka na pong life insurance na galing po kay Manila Bankers Life, at meron ka na pong investment sa stock market. Para lang po itong kape, nag-invest ka sa isang investment pero ang dami mo ng benefits. Ito po yung 3-in-1 na to. Diba napakaganda po na kayang sagutin yung solid financial foundation po natin kung natatandaan nyo yung aking pinakaunang video. So, importante po na kapag tayo ay nag-i-invest, masagot po yung dalawang tanong na what if I die too soon or what if I live too long. Dapat po masagot yung tinatawag po nating solid financial foundation. Number 8 question, covered ba ang family member ko ng Kaiser long-term care? Okay po. So dito po sa long-term healthcare, hindi po covered. Ito po ay pang-individual lang. Hindi po covered yung ating family member. But pwede po natin itong gamitin during emergencies para sa mga immediate family member po natin. Just in case wala tayong cash or wala tayong hawak na pera at that time, merong may sakit, dinala po natin sa hospital, pwede po natin gamitin guarantee yung ating plan or yung ating policy ni Kaiser. So yun po. But ito po ay under approval po ng Kaiser at ito po ay kailangan po natin isettle bago po lumabas sa hospital po yung naka-confine na immediate family member po natin. Di ba po napakaganda? Sabi nga po, be always prepared in any emergencies. Okay, number 9 question. Pwede ko ba magamit sa outpatient or check-up during paying period? Okay, so again, ito po ay nabanggit ko sa naunang video ko po. Ito pong long-term healthcare po natin, on the first 7 years, ang benefit na meron po tayo ay APE, Annual Physical Examination. So, ayan po yung composition niyan, yung basic 5 po natin kasama po yung pap smear sa mga kababaihan po at ECG. Para naman po sa mga ages 40 and above. Diba po, napakaganda na habang nag-iipon ka, may 3-in-1 investment ka, meron ka pong ganitong benefit. And also, we have the dental care. Ayan po, yung unlimited consultation, bunot at linis po ng ating mga ngipin. Napakagandang maalagaan din natin ang mga ngipin natin because we need to smile to the fullest. Number 9 question, pwede ko ba itong magamit sa confinement? Okay po, yes, pwedeng-pwede po natin itong magamit on the first
on the first year, upon mag-pay po tayo ng ating maka-isang taon po tayo, pwede na po natin itong magamit. So, sample po, sa K100 plan, ito po yung po pwede po nating magamit. Depende po ito sa plan na kukuhanin po natin. Meron din po tayong budget para sa mga room po natin at yung yearly benefit, yung yearly annual benefit limit po natin, depende po kung ano yung plan na kinuha po natin. Considering po ano yung 1 to 7 years, magagamit po natin sa confinement kung hindi po pre-existing condition and addressed illnesses. Okay? So, sabi nga po, pinapaalala ng Kaiser, love yourself first. Okay, number 10 question, pwede ko ba itong magamit sa maternity or sa panganganak? Okay po. So dito sa Kaiser, on the 8th to 20th year, pwede na po nating magamit ito para sa, again, sa outpatient, sa inpatient confinement, ito po, and sa maternity benefit. Ayan, kasama na rin po dyan, pwede na nating magamit po para sa mga pre-existing natin and mga dreaded illnesses. So, di ba po napakaganda ng Kaiser? Okay po, yan po yung 10 questions. See you at the 11th to 20th questions po ng ating FAQs 1.2. Okay, so please don't forget to like, share, and itong video po natin. Don't forget po to subscribe and then ring the bell para po sa mga notifications ng ating bagong videos po. So once again, thank you po sa lahat. Life is to learn, to earn, to share, and to enjoy life. So God bless everyone. Salamat po sa panunood at pag-aaral na kasama nitong Kaiser.